Hello, hello, hello! This is your Thai Finnish per Pusong Pinay! Tara, mag-dumpster na tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta, kumusta, kumusta kayong lahat dyan? I hope that you are all well, you're all good. Alam ko, sobrang init dyan sa Pilipinas. While dito naman sa amin, medyo malamig pa rin ang panahon. Hinahanap namin ang init, pero wag naman yung sobrang init na katulad ng nararanasan nyo dyan. We feel you and we are in one with you. We're praying for each and every one of you. Na sana you keep yourself hydrated at sana lagi kayong magbaon ng tubig, lagi kayong as much as possible, stay indoors na lang po muna tayo. Kung may aircon, di bali na po yung, alam ko, mataas din ang bayaran ng kuryente dyan sa atin. Oo, kahit nung kami niya, umuwi kami, grabe. Isang buwan, naka 6,000 din kami agad ng, bayad ng kuryente. Aircon at ilaw lang yung umaandar na kuryente nun sa amin. Pero, yun nga, kasi nag 24/7 din kami ng aircon dahil sa sobrang init. Iniisip ko nga, pag umuwi kami, dala namin si Bella. Naku, kumusta, Inday Karya? Kasi syempre, dito, born and raised na siya dito sa Finland, na sobrang lamig ng aming weather. So, ayan, medyo paubos na yung snow pa to now. Di ko alam, in the coming days, baka naman, Anna at Elsa, si Anna at si Elsa na, nakilala ko rin sa wakas. Ito yung aking diamond painting, oh. Na-amaze nga yung mga sisters ko sa CFC. Sabi nila, hindi nga, ikaw talaga gumawa nito. Yes, ako pong gumawa nito. Inisa-isa ko po, hindi sila makapaniwala. Ang tiyaga ko daw na, inisa-isa ko yan, idikit dyan ang ating last supper. Hala, oy, hindi pala ako. Pag nag-vacuum, vacuumin ko pala to kasi medyo maalikabok na rin dyan. Si Bella, tulog pa rin. Si Robert, ayun, nandun sa CR. May anuhin ko nga ito. Medyo madumi kasi yung glass. Ganito-ganito ako kasi, lakad-lakad. Si, nasi CR ako. Ito si Coco Ems. Nandun din siya sa CR, nanganganak din. May ginagawa din siya doon. May papakita ako sa inyong ginawa ko kagabi na, kababalaghan na, nakakatawa. Unsa man guni akong kabuang, pero mamaya ipakita ko sa inyo. Surprise! First up today sa ating shoutout and greetings, binabati ko ang lahat ng ating mga Beshi viewers, supporters, and subscribers all the way from Maclan. And shoutout para kay Beshi Lizelle Tumbukon, kasama ng kanyang mga beloved anak na sila Joshua at Monica Tumbukon. Mega love greetings and shoutout naman sa ating chismosang kapitbahay na si Miss Daisy Eva, kasama ng kanyang beloved mother na si Ma'am Edita Serrano. Shoutout and greetings na rin para sa kanyang beautiful daughter na si Fiona Dane. Magandang araw at magandang pagbati naman sa ating beloved kabeshi na si Miss Amy Grace Analce Romero and family. Hello at magandang salamat din sa suporta ni Beshi Perlita Pabalate Dulay. Kumusta at magandang buhay sa lahat ng ating mga Beshi viewers all the way from Belvidere, Paradahan Uno, Tansaka, Vite. At binabati ko ang beloved sister ni Beshi Optimum Gamer na si Baby Floor, kasama na kanyang mga anak na sila Jahara at Altea Hineran. Peace and love greetings para sa lahat ng ating mga viewers at kababayan dyan sa Brisbane, Australia, at binabati ko ang buong Kirante family. Family greetings para sa lahat ng Rehas at Canuto family. Pagbati mula sa inyong family member na si Beshi Charlene. So, dito tayo sa CR kasi meron akong sekreto sa inyong malupit. Hindi alam ito ng asawa ko kagabi pa ito nagupit sa vlog ko kahapon towards the end. Ito na yung buhok ko. Kalokohan ko kagabi. Pinutol ko. Pero kanina, nag-spray na ako nung ito yung in-spray ko. Dali lang. Kunin ko lang. Ayan. Meron kasi tayong Magic Retouch Instant Root Concealer po ito. So, nag-spray ako. So, medyo nag-dark yung buhok ko. Nawala yung medyo mga puti-puti dyan na highlights natin dyan. So, ang nangyari sa buhok ko, ito na yung nakakatawa na part. Ganyan ko lang kasi nag-lighten naman yung kilikili ko after ko nanganak. Pero,
medyo mag-jitter pa rin yan. Hindi pa rin nawawala. So, ayan ang aking bangs ngayon. Ang nangyari sa bangs ko noon. Sorry, hindi ka rin. Hindi ito alam na asawa ko kasi sigurado ako magagalit na yung asawa ko. Tingnan nyo ang nangyari sa ginawa ko kagabi. Ako lang kasi nagputol. So, namuram ako anik si Dora, pero okay lang. Kaya ako clinic ng ganyan. Hindi nyo rin napansin sa vlog ko kahapon, no? And then, ibu-blower ko, ayusin ko. Tignan natin kung ano ang magiging reaction ng Roberto Cabagnot. Tingnan nyo, hindi na nga pantay yung buhok ko. Tapos ito pa yung box ko, hindi rin pantay. Nagin ko, ate, binuang na ganyan. Pero bala ko namang ipaayos to. Pero tignan nyo ang nangyari. Trinay ko lang naman kasi, di? Masa naman ito naman? Lag-lag ito akong clip na rin napita. Muntay, hindi ko ani ron makasabay ito ani. Matawa din kayo sa bangs ko, no? Ako din eh. Alam nga naman iiyak ko ba ito? Ta-da! Kabuang na yun ako, babe. Tingnan natin anong magiging reaction nitong isang to. Dad! Dad! Hindi mo napansin? No. Hindi, kagabi pa to. Hindi mo napansin to kagabi tsaka kanina. Ano? Natawa din ako eh. Ayos ba? Ba't hindi ka napamansin? Oo. Busy daw siya, hindi mo na ako pinansin. Yung mukha mo eh. Napailing. Aray ko. Hindi, ikiklip ko naman to. Mukha man ako si ano nito. Mukhang si Dora. Ayun, natawa din ako sa sarili ko na pasobraan ng isi. Hindi, tinanggal ko kasi yung may kulay. Kaya yan. Yan ang nangyari. Tapos ayun. Yun namang ano, concealer na pang kulay. Natatanggal naman yun pag naligo ka. Natawa lang ako talaga dito sa ginawa ko. Ura ko si Marisra Kalani. Tapos yung butchok pa ng mukha ako. Ayos ba? Ganito lang muna ang gagawin ko sa hair ko hanggang sa tumubo siya. Kayo sa magulingin mong kakigway na kariya. Unsay nakaon ni mo, besh, nga ano kang naginingon. Pero ayan, okay na po siya. Clinip ko lang siya dito. For now, clip-clip lang muna ta Inday Cars. Few moments later. My son is home. How are you, baby boy? No, she's still sleeping. Come here first. Baby A, yun yung ano first? Change first. Oh, what's the food? What's the food? Yeah. Is mommy una? I thought daddy buy sushi for you. You said you will buy. Tomorrow. Oh my god, daddy. I miss you. How's my baby boy? Good. So ayan, nakauwi na si Miggy Wings. Dali, merong ano dito. I cook, magluto tayo, boom. Ah, daddy will cook the chicken pala. Hindi pa pala niya niluto. Asan yung chicken? Kasi na ano, nabisi ka kapintura dito sa paligid namin. Tapos ako naligo na ako eh. Yung aking concealer sa buhok, malagkit. Tsaka ano, baka pag humiga ako, didikit sa unan yung kulay. Kaya sabi ko, hugasan ko na. Napakita ko kay Miggy itong bangs ko. Miggy, I want you to see something. Look at me. Nice. Huh? I like it. What? You like it? Post that. How is it? I like it. You like way it looks? Okay? Yeah. Ay, naku, naglalaro ka naman kasi. I like it, mommy. I like it. Ah, hindi ka talaga marunong mag-ano, magsinungaling. I like it naman daw, kay busy man siya sa paglalaro niya. Pagintay, ayuan eh. Ikaw, dong, you like it, dong? Huh? I like it. You like it also? Parang ano eh, may halong ano eh. Paano? I like it. It's cute. I look like Dora. Dora the Explorer. Dora the Explorer. Dora, yeah. My Dora favorite. Rat Killer. Matulog ko ani. Mura man ta ani Dora Rat Killer. Ay, napasubrahan man to. Sa man ni akong kabuka ni Doc. Ito na yung ano kompetensya sa bangs mo, Doc. The next day. Here is your Inday Karya Bella that turned into Kimedora. Ayan na, diara-diara mga pa, diara-diara ni Inday Cars in the morning. So, ang atong mga vlogs, no? Di na yun, magpadayon. Sige, na yun, the next day ni atong vlogs sa Untaman. I know that you all understand. I have a kuya. Kuya, nasa saya, no? Oo.
Puya sa Bisaya. I have a little one. I have a little girl to take care of. Kaya ang ating mga vlogs, di yun magpangahuman. Sige na lang yung the next day. Ayan. Biaras in the karya. May money. Mahaw ta ani. Manginom tagkuan ani. Nginom tag coffee ani. Pero coffee ba na? Ani man akong coffee. Kakao man akong coffee. Maginom ko ani kay... May nalang mainitan akong tiya, nimo tag sandwich ani for pamahaw. Ito may binili si Robert kahapon, may croissant, croissant, in French croissant. And then meron akong ano dito, sandwich. Ang sumagyo akong piliyon ani, sandwich or croissant. Pwede na gawin ang duha, no? Pwede man ang duha ang piliyon na to, isang croissant. And then, sandwich ang ano natin, ang pamahaw natin na, ah, di ba? Kumusta kayong lahat? Ayos ba ang inyong mga buhay-buhay dyan? Mas maayo, diba yung nignaipritong itlog, isa ba? O, butangan akong butter. Ito akong butter ng mga naharbat sa Mr. Bean. So, yun, shout out po sa inyong lahat. Thank you, everyone! Andito na naman kayo ngayong umaga. Nakikikarya novela na naman kayo ngayong umaga sa ating vlog na ito. Liha, eh, ready muna rin ang ating mga pamahawos at ang mag-chika bells, mag-chika minute. Pamahaw in grande ni Inday Karya. In grande yan. Nakakrosan ka lang. In grande na ang iyong pamahaw, Inday Karya. So, ito, si Robert, pinating niya na si Miggy sa school kanina. Maaga yun si Miggy nagising. Tapos, every morning, pag gumigising sa Miggy, pumapasok talaga yan sa kwarto namin. So, yun. Don't take it against me kung hindi ko naman po nami-mention yung anak ko dito na si Dudes. But he's always in our hearts kasi meron po ako na basa. This is not, ano, it's not bashing naman. I don't, as I always say, I don't consider it as a bashing. Pero, I have to respond to it if I see. Kasi parang it's not fair na i-accuse niyo ako na parang, hindi ko binibigyang halaga or walang halaga sa akin yung anak ko na si Kuya. Kasi ang comment kasi doon ni Ma'am Victoria is, ano, parang sa Bisaya kasi sabi niya parang walay bili daw sa kuha ang akong anak, kaluoy daw, kawawa daw yung anak ko na parang wala daw halaga sa amin. How can you say that? Let me hindi ko naman dinidepensahan ang sarili ko because I know myself. Since po ipinanganak ang anak ko hanggang ngayon, ako po ang kumbaga nasa custody, wala man siya sa akin personally kasi nandun siya sa Pilipinas, but he has always been under my hindi pangangalaga dahil hindi ako nag-aalaga sa kanya, inalagaan ko siya hanggang 6 years old eh. He was with me pero nandun siya sa lola at lolo niya nung lumalaki siya dahil nga ng ibang bansa ako. Pero financially, hindi ako naging absent sa buhay ng anak ko. Like, physically absent ako, pero emotionally, I had always been present sa buhay ng anak ko. And I just cannot accept na sabihan niyo ako na hindi ko pinapahalagahan ang anak ko dahil since preschool until high school, ako po ang nagsusustento sa anak ko. Naka-private school po ang anak ko. Ayoko naman sanang sabihin ito sa vlog ko dahil ayokong lumabas na nagmamayabang. But right now, my son is already in college. He is studying in one of the best universities in Negros Oriental in Dumaguete City. Nasa American International School po ang nag-aaral ang anak ko at ako po ang gumagasto sa kanya 100%. So how can you say na hindi ko binibigyang halaga yung anak ko? And just recently, I think nakita niyo naman din po dito sa vlog ko na kinuhanan na ng motor ni Robert, binilhan ng motor. Or although yung mga material things hindi po yun ang importante, it's our presence, it's our pagmamahal sa kanya, yun ang pinaka-importante. Pero syempre in our absence, bumabawi kami sa kanya kung ano yung kaya naming ibigay sa kanya. Pero not to the extent na ini-spoil namin yung bata.
So we know what we are doing. It's just that it's unacceptable na sabihan niyo kami na hindi namin pinapahalagahan yung anak namin na nandun sa Pilipinas just because you don't see him in our vlogs, just because hindi niyo naririnig na minimension namin siya sa vlog namin. But bear in mind na 100% kami po ang sumusuporta, nanonood ang lola niya sa akin sa mga vlogs ko at iba niyang kamag-anak ng tatay niya, and they know that, and hindi ako mahihiyang sabihin na ako yung sumusuporta sa kanya dahil yun ang totoo. So at alam din nila yun. So yun, minsan dahan-dahan po tayo sa mga sinasabi natin kasi personally, oo, hindi man ako affected kasi alam ko yung totoo, but I just want you to know also the truth para minsan maglagay din po kayo ng boundaries dun sa mga sinasabi nyo. Hindi po ako galit, mahinahon po akong tao, and yun, yun ang ano ko, yun ang stand ko sa anak ko. So yan, minsan dahan-dahan po tayo. Halaki na, wa naman wani na padayoning ako ang tawag ani, breakfast ani. Mag-breakfast tayo, so yun po yun. Mahal po namin si kuya. Every week po ako nagpapadala ng allowance sa anak ko. Kung sinasabi niyong hindi ko pinapahalagahan ang anak ko, sino po ang sumusuporta sa kanya? Paano po siya nakarating ngayon ng college kung hindi po dahil sa akin? Kung hindi po dahil sa sisikap na maitaguyod ko siya hanggang sa makatapos siya. Eto na si Inday Cars. Dito ako dumaan. Ayun, oh, basang-basa na naman dito. Ah, nawala na yung mga ano dito sa bubong namin. Meron man hagdan doon sa tawag nito, general storage. Pwede kaya yun na anong tawag niyan, gamitin namin dito. Tapos, ano, bugahan ng tubig dyan sa taas. Kaya kita nyo yung mga itim-itim namin dyan sa taas ba, mga dumi. Yun pa nga, oh, nabutas man yan doon. Bakit kaya yan nabutas? Nung pagdating namin dito, paglipat, may butas naman na yan. Tapos si Robert, bumili man siya ng pintura, diba? Eto, pwede niyang pinturahan niyang aming ano dyan. Tawag niyan, eto ba? Pero kailangan muna sigurong linisin kay maalikabok man. Tataka nga ako, bakit yan maalikabok? Eh, ano naman? Tawag niyan? Nag-i-snow naman dito. May dala akong basura, yung mga diaper ni Kukay. Di, tingnan ko nga ito kung kaya ko to. Kasi nandito man yung gunting. Try ko kasi ito. Bala ko nga ka ng putulin to ba? Kay gusto ko na maliwanag dito sa ano namin. Labas namin, di. Kaya ba ni Intakers? Hindi ko kaya pa. Mapupwersa ako masyado pag pinilit ko yan. Yan, antayin ko na lang. Baka bumalik sila Inday Violi kasi putulan daw nila yan. Meron silang machine para dyan. Antayin ko na lang pilitin. Ayan, nagtutubuan na yung mga ano, ibang halaman natin dito. Ito, sabi ni Robert, baka tinanim niya pala dito yung sa ano. Hindi man yan tutubo. Yung pak choy, hindi man yan ang tinatanim doon ko po. Eh, binuang ko niya akong bana. Uy, unsa man po yung mga nitubo di rin dapita yung mga sunflower ko dito noon, no? Katanim na naman ako, pero hanggat hindi na ano to, napuputol to, wala, mapayat yung mga itatanim natin dito sa baba. Dito banda, wala na yung mga ano dito. Butas-butas, grabe kasi naman ang lamig pa. Uy, anong petsa na? Uy, besh! Anong petsa na? Malamig pa rin. Yun, pipinturahan niya daw yun. Pero baka next week, it's a promise na aaraw na daw next week din dito ako daan sa labas namin. Ayun yung ano, kapitbahay namin. Mag-asawa man lang ang nakatira dyan sa kapitbahay namin pala na yan. Tapos doon, meron doon na ano, Vietnamese doon sa blue na bahay. Mga Vietnamese, nakita ko nung nakaraan, Asian pala yung nandyan. Meron man yun sila dyan na ginagawa na portable pool na malaki. Si Miggy, dito yun kahapon naglalaro sa swing. Ayan, ito oh. Bilhin nyo na to. Ha? Pati pala yun sa terrace. Maganda kasi pininturahan din nila yung sa terrace nila. Yan, sabihan ko nga si Coco M, pwede niyang gawin yun. Pwede niyang pinturahan. Ito yung sinasabi ko na may hagdan dito. Ito oh. Sa gilid, haba man yung hagdan. So, pwede namin gamitin yan doon para bugahan ng tubig doon sa bubong namin sa terrace para malinis. Ay, naka-refresh din si Inday Karya, si Inday Bella. Nandun, tulog na tulog. Doon naman ang daddy niya sa loob. Nag-ano naman yun doon. Tignan ba natin yung pagbalik ko? Tignan natin kung ano yung naka
lambitin doon sa kahoy. Na-intriga talaga ako dyan kung ano yung binitin dyan sa kahoy na yan para magpaputok. Kahapon dumaan ako dito sa bahay na to. Yung pusa nandyan sa ano, bintana. Yan oh, may nagpuputol na nga pala ng ano oh. Pwede mang itapon dito, sabi ko kaya ito pala yun, pinutulan. Ah, ayan oh, sino kayang nagputol niyan? Yung pantay na pantay ba? May ano yan, cutter yan silang ginamit dyan na machine. Tignan ko pala doon sa baresto, baka may machine naman doon na pwedeng gamitin, pwedeng hiramin. Ayan yung post na naghuhulog ng mga letters namin dyan sa mailbox namin. Tignan ko kung may post tayo dyan. Dali lang. Tapon ko muna itong diaper. Mga diapers namin. Dito yan sa mixed waste natin itatapon. Dali lang. Medyo malamig pa ah. Pero refreshing naman yung lamig. Tignan ko. Moy! Okay, ano ang nilaglag niya dito sa amin. Uy! Hindi naman ko iiwan. Ano sa kaniiwan? Narinin. Insurance ko to. Ito, bank. Ayan. Sa, ano yan, Vero or tax. Ito, Diyos ko po. Puro na lang eh. Advertisement, iyuan. Di naman punta mabasa, ani. Huwag yun eh, iyuan. Natura po niya basurahan mapunta. Huwag yun. Huwag po niya, balalit, ani. Wala kami pambili dito sa mga advertisement na to. Kaya sa basurahan mapunta. Ito, natanggap ko na rin naman to. Kasi, sinisend nila ito sa online, sinisend din nila by paper. Yung mga ganyang van na delivery, right-hand drive yan. Si Robert nagtrabaho dyan noon, nung bago pa lang kami dito. Nag-ano siya, yung madaling araw, early morning delivery. Kaso, mga 2 weeks lang siya kay... So, sabi ko talaga, hindi siya magtatagal. Kay, unsa manduwag niya si Robert, pagpasok ng sa mga buildings man siya na-assign. Pagpasok niya ng mga buildings, so niya kay takot man yun sa multo, nawa na, impas. Oo, takot yan. Nung nandun pa kami sa lumang bahay nga, meron akong story dyan na nakakatawa. Kasi diba sa basement kami noon naglalaba, nagsasampay kasi may washing machine mo kami sa taas. Pero pag malalaki, sa basement ko nilalabhan. Pinakuha ko siya ng sinampay doon sa basement. Pagbalik niya, ang daming bangas. Duguan, tapos ang tagal nakabalik. Sabi ko, ba't ang tagal mo? Tapos anong nangyari sa'yo? Puno ng dugo-dugo. Paano kay? Nalaglag dun sa hagdanan, mga ilang steps dun malapit sa sauna, nalaglag siya kay nagmamadali, kay takot sa multo. Baka daw may multo ka, ganis ko ko em. Anyway, ayun yung sinasabi ko dito na nakabitay ba? Nakalambitin dyan sa puno na yan. Naku-curious ako kung ano yan. Bitignan natin unsa gyud ni bay. Uro mag karne nga o ako kasabot na katubang pinutos ng karne ba. Ayun no. Ah, sama na. Uy, may slide kay Pickers ito ba? Ayun. Ah, parang pagkain pala ng ano, pagkain siya ng ibon. May naglagay ata yan diyan na ano, kapitbahay kay sinabit man, pagkain pala ng ibon. Hindi, Cars, chismosa gyan ka. Marites gyan ka, nakichismis ka pa dyan sa pagkain ng ibon. Anyway, balik ako dun sa loob kay medyo. May kalamigan. Oo, malamig yung ano, simoy ng hangin, yun yung kamay ko. Oh. Medyo naninigas yung kamay ko. Hindi pa talaga tunaw lahat ng ice dito sa harap namin, oh. Ayan, pero yung alulod ay tumutulo na. Tanggal na lahat yung ice doon sa bubong. Nalaglag na. Ay, sana huli na ito. So, si Robert, hindi man niya pinapasok yung bike ni Miggy doon sa ano? Sa barasto. Kaya, ayun, kakalawangin yung ano nito. Kadena, itapon ko na nga ito. Kaya, pag nakita to ni Miggy, iinumin niya na naman ito. Alam niyo ba yung bata? Di? Tignan natin kung nagising na si Bilapot. Uy, lamig. Uy, kala kong hindi ganun kalamigan. Pag matagal ka rin pala sa labas, ang lamig din pala, daddy. Boom. Itapon ko nga itong bottle ng Prime doon sa bike ni Miggy. Kay mamaya, inumin na naman ng anak natin to. Naku, matagal na to ah. 2 linggo na to. Si Bella, nandyan? Ah, ayun, tulog pa ang ganda-gandahan. Nandyan. Ayan, oh. Yan, kasi mangot na naman ang bata. Anyway,
Eto na ako sa loob ng bahay at magpapaalam na ako for today's vlog, for today's video. Thank you everyone. This is your Inday Karya Thai finish. Ayan. Karya Bella turned into Kemidora for today's video. So yan, paalam na ako. Thank you, this is your Thai finish. Dahil Thailander ang aking nanay at finish ang aking tatay. Ako po ay proud Pinay.